Soundcheck test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay mag-update tayong muli sa mga top trending stocks sa PSE. And by the way, don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si bell button para palagi po tayong ma-update sa mga bagong videos. So sa ating part 1, we have PSEI, Tech, SSP, SCC, at si IMI. So let's start guys with PSEI. So since Friday, na-anticipate natin na bearish, ano? Usual. So dito po sa ating daily chart kay PSEI, medyo nag-hold naman dun, ano? Kaya sa may sinabi nating support, which is malapit nga po sa 6.25k level, ano? Which is around here guys. Ayan. So sana ay mag-hold lang dyan at medyo mahirap, ano, kung siya ay malalaglag pa dyan. Then kung papansinin natin, still nasa downtrend pa rin tayo since ano yan, since October 2021. Okay, then sa 4-hour chart, so sa 4-hour chart same lang din, ano, medyo walang performance kanina, di ba? And still malapit nga po dun sa may support na sinabi natin kahapon. Ayan. So syempre i-check natin yung iba, no? Simulan natin kay Tech. Ayan, simulan natin dito. Okay. Medyo matagal siya mag-save. Let's quit, guys. So Tech nag-rally. Wow. Super bullish, guys. Tech solid. Ay, parang sinolid ka rito, ano? So grabe yun. We have a nice 10% mahigit, ano, rally. And possible is kung siya po ay magpapatuloy, pwede pang ma-hit yung next resistance na to, diba? At hindi pa naman siya over, ano, rito eh. Hindi pa po siya overbought SRSI, ano, sa daily chart. And if ever guys na siya ay magra-rally pa nga, possible next target natin is, okay, kasi resistance na to eh, di ba? So this one, okay, so mag-add tayo ng mga checkpoint or possible checkpoint here. So next possible checkpoint, so dito sa 3.5, ano ba ito? Sa 3.2. Okay, so malapit po dyan, ano? Tapos yung next is so possible dito na sa part po na to. Ayan, sa 3.4. So let's see kung magra-rally pa to sa Monday, ano? So we have a nice breakout dito. Solid. Then sa 4-hour chart, sa 4-hour chart, overbought na. So possible is magkaroon tayo ng slight pullback guys, if ever. And kung papansinin natin, look guys, ano, siya ay nag-breakout dito sa may 200 day moving average based po sa ating 4-hour chart. Okay, so congrats sa mga nakabili dyan, ano, nakapag bottom pick kay Tech. Ayan. So yun nga lang, super tagal talaga, no? It takes time. Diba? So next natin is SSP. SSP. So for this one is nag-rally rin guys, ano? Based po sa 4-hour chart. So it's pretty obvious. Binutas niya guys yung ating resistance. So what's next for SSP? Syempre silipin natin sa weekly chart para may pagbabasihan tayo. Okay, for now, so I think nasa resistance na siya. Ayan, oh, 'di ba? So we have here a series of untog. May mga touches, ano?
since noong 2015, guys. And kung magrarally pa yan, if ever guys na magrally at mag-breakout pa ulit dyan, so the next target will be here. And possible dito na tayo. Ayan. Which is around sa 1.7, guys. No? 1.7, the next target and yung ating support will be sa 1.5. Okay? So pretty obvious rin to, no? So this week is very solid for SSP. And syempre, pagka sinilip natin yung kanyang weekly chart, overbought na. Yan, kaya medyo ingat lang po sa pullback rito, no? Kay SSP. So sa daily chart, overbought na rin to. Yan, kaya medyo ingat lang din, ano? So bonus na lang kung mag-breakout pa ulit yan. Then sa 4-hour chart, so sa 4-hour chart, overbought na rin, impossible bearish divergence na to, ano? Sa multi-time frame niya, based po sa mga tinignan natin ng mga charts. Ayan. So next natin is SEC, guys. Ayan, pero syempre, let's wait muna na mag-save to. Okay na. So medyo mabilis yung internet natin ngayon. At nakikisama siya. Okay, SEC is rejected, guys. Okay. So based po dito, okay, silipin natin ulit sa weekly chart. So sa weekly chart, nag-breakout, ano? Pero syempre, pagka po fresh breakout, prone po yan sa mga pullbacks, guys, ano? So sa daily chart, pagka binalikan natin, nag-print out na po siya ng bearish candlestick, guys, since malapit po sa resistance, eh. So ang possible support po natin dito kay SEC is sa 39 dito, guys. Okay, sa area na to, 39, ano? Then nakabaluktot na siya, ayan, sa ating RSI. Base po dito yan sa daily chart. And sa 4-hour chart naman, so silipin natin saglit, possible mag-crossover na to. Okay, si MACD, ano, sa 4-hour chart. And nag-print out. So nag-print out na rin to, guys. Ayan, oh, lower high na rin dito sa histogram niya. And kaya medyo ingat lang po dito kay SEC, ano. And yung last natin for part 1 is IMI. So silipin natin si IMI, guys. Okay. IMI. Okay. Oh, wow. Nag-rally din to, no? Okay, kaya pala trending. Okay, so tignan natin. Super solid. Wow. Very nice. Okay. So halos 15%, ano? Super solid to, guys. And kung papansinin natin, nag-breakout siya rito sa ating trend line, guys. Downtrend line, right? Okay. So sa ngayon, kung papansinin natin, mas safe siguro ko sa weekly chart natin silipin to. So base dito is nasa resistance na to, guys. Ayan, so kitang-kita naman natin, ano? Okay, around here yung ating resistance kasi sa 7.1. Okay. And kung magbe-breakout pa dyan, so ang next target natin for IMI is dito. Okay, possible dito, guys. 7.6 pwede, ano? Support. So ang ating support, okay, possible dito sa 6.4. So base po ito sa ating ano, no? Weekly chart, guys. Yan. Or sabihin na natin sa 6.5. Ayan. 6.5, guys. Pwede. Tapos kung mag-a-add pa tayo, so meron din dito possible sa 6 point, ano ba to? 6.75. Pwede dyan, guys. Okay.
Then sa ano natin, sa daily chart dito kay IMI, hindi pa naman siya overbought pero prone na to sa pullback, guys. Okay. Then sa 4-hour chart, so still possible pa naman na ma-hit to, no, si 200-day moving average. Diyan. And kung sisilipin natin, OB na siya dito sa RSI sa 4-hour chart, kaya medyo ano lang po, ingat lang po ano sa mga po. Sa mga pullbacks ayan. And I think tapos na po tayo. And see you po sa next video. Bye-bye.